Okay. Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel and for today's vlog. Sasagutin naman natin yung question ng isang empleyado kung pwede nga ba siyang masampahan ng kasong kriminal ng kanyang employer kapag may mga nawawalang gamit sa kumpanya o may mga nawawalang stocks, okay, sa inventory ng kumpanya. Alright? And ano yung pwedeng ikaso sa kanya and ano yung maaaring mangyari sa kanya. So, sasagutin natin yan sa pamamagitan ng isang case. Meron tayong case na may GR number 236686 na desisyon na nito noong February 5, 2020. Alright, so yung mga kinasuhan dito ay dating empleyado ni kumpanya. Kinasuhan sila ng criminal case na qualified theft, okay, dahil inaakusahan sila na kumuha sila ng mga ink cartridges mula sa stockroom ng kumpanya na walang consent na employer. Alright, so, na-filean sila ng criminal case noong June 2011. Qualified theft, nangyayari ito kapag nagkaroon ng pagnanakaw na may grave abuse of confidence. Ano tong grave abuse of confidence? In layman's term, ito yung pinagkatiwalaan ka and then inabuso mo yung pagtitiwala na yon sa pamamagitan ng pagnanakaw. Pinagnakawan mo sila. So, may pang-aabuso doon sa tiwalang ibinigay sa'yo. Kaya naging qualified theft. Alright? So, nagkaroon ng trial. After trial and presentation ng evidence, nagbaba ng desisyon ang korte na pinapawalang sala itong mga empleyado. Bakit pinapawalang sala? Well, ayon sa korte, hindi napatunayan ng testimonya ng kanilang mga witnesses yung akusasyon ng pagnanakaw. Okay, so umapila ngayon sa employer, umabot ng Korte Suprema. Pagdating kay Supreme Court, ganito ang sinabi niya. In-establish nila yung pagnanakaw sa pamamagitan ng mga pictures. Allegedly, ang sabi ng nag-aakusa or ni employer, itong mga pictures na to, galing ito sa isang video file or video recording na nakalagay sa stockroom, yung camera na nakalagay sa stockroom. So, in-screenshot nila yung nasa video recording na yun. However, yung mga pictures na yun, hindi malinaw. Mostly, black. And doon sa isang picture, may nakitang parang female individual doon sa isang picture. Kasi yung mga nasampahan dito, dalawang babae. Okay. And sabi nila, yung babae na nasa picture ay yung isa sa mga inaakusahan nilang nagnakaw. Pero kung sabi ng korte, yung video recording mismo kung saan kinuha itong mga pictures na to ay hindi pinresenta at hindi in-identify ng kanilang witness. Alright? So, sino ba yung mga pinresent nila na witnesses? Nagkaroon kasi ng investigation sa kumpanya. So, after investigation, nagkaroon ng report. Alright? Ngayon, yung nag-imbestiga at nag-submit ng report, hindi iyon ipinresenta sa korte bagkos ibang empleyado ang ipinresenta sa korte para magbigay ng testimonya. And ayon dito sa witness na ito, sabi niya, ganito yung nakalagay sa report. Ito yung mga kumuha, ito yung nawawala. Okay. Pero yung empleyado na nag-imbestiga mismo at gumawa ng report, hindi rin ipinresenta. So sabi ng korte, wala siyang personal knowledge, itong witness na to. Kasi, hindi siya yung gumawa ng report. And hindi rin siya yung nakakita ng video recording na galing sa stockroom. Okay? Meron pang isang witness na ipinresenta. Ito naman, ang testimonya niya, sabi niya, sinabihan daw siya nung nag-imbestiga na may nawawalang cartridges sa stockroom. So, pinanood niya
yung video recording and sinabi niya kung ano yung mga nakita niya dun sa video recording na yun. Pero hindi nila nagawang ipresenta yung sinasabi nitong witness na to na video recording na siyang pinagbasehan niya ng kanyang testimonya. Okay. Yung isa pang witness nila, nag-testify din na siya yung nag-screenshot o kaya kumuha ng mga pictures mula doon sa kopya ng video recording. Pero yung kanyang testimonya na base doon sa mga pictures ay hindi po pwedeng bigyan ng consideration kasi nga yung mga pictures mismo ay hindi malinaw and yung video file kung saan kinuha yung mga pictures ay hindi ipinresenta. So, ang sabi ng korte, yung best evidence ng pagnanakaw ay yung video recording mismo. Pero walang witness na galing sa prosecution yung nag-identify ng video o ng kahit na anong DVD copy ng video recording. Okay, so sabi ng korte, hindi niyo po pwedeng ikonsidera ang anumang ebidensya na hindi naipresenta, hindi na-identify, and hindi na-i-offer sa korte. Okay? Lahat ng mga witnesses na itong prosecution o yung nag-aakusang employer ay walang personal knowledge doon sa allegation nila ng pagnanakaw. Okay? So, walang clear and convincing evidence regarding doon sa pagnanakaw. And since hindi nga naipresenta yung empleyado ng kumpanya na siyang nakadiskubre ng pagnanakaw ng mga cartridges and siyang naglagay ng mark doon sa cartridges na nakuha mula sa mga empleyadong sinampahan ng kaso. Okay. So, damaging yon sa kaso ng prosecution o yung sa kaso ng nag-aakusa kasi hindi nila naipresenta yung video recording mismo kung saan makikita na yung mga empleyado, yung mga inaakusahang empleyado na kumuha ng cartridges ay caught in the act na inilagay sa isang bag yung mga cartridges na nawawala sa stockroom ng kumpanya. Okay. So, kung may nawalang gamit o stocks sa kumpanya, maaari ka bang sampahan ng kaso? The answer is yes. Okay. Pero, kung mapapatunayan ba yung allegation o yung akusasyon laban sa'yo, well, dyan na papasok yung question ng ebidensya and testimonya ng mga witnesses regarding doon sa akusasyon nila laban sa'yo. Okay? So, po pwede kang sampahan? Yes. Pero, mananalo ba yung nag-aakusa sa'yo? That's another different story. Alright? So, sana nasagot ko yung tanong ng isa nating sender. And for clarifications, just comment down your questions below. Babalikan ko yan kapag nabasa ko and gagawin ko ng similar video like this. Okay. And thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel and please like and follow my Facebook page, Attorney Promdy. Siya nga pala, pakiclick nyo nga pala yung join button sa aking YouTube channel kung gusto ninyong maka-avail ng membership packages. Meron akong inilagay ng mga perks and privileges ng isang exclusive member. So, thank you for watching.